tungkol dito sa pinagtalunan dito sa pang puro naman to si FD, yung sa Joshua 5:14 na ano ba talaga, ano ba talaga ang stand ng church dito? Joshua 5:14. Oh, sige, basahin natin. Josue 5:14. Ito sabi sa Josue 5:14. Ah, teka. Hindi, sagot ng lalaki. Naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon. Nagpatira pa si Josue bilang paggalang sa kanya at nagtanong, Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? Ano yung tanong mo dyan, kapatid? Yung may parang anghel, sabi, anghel na nagdala ng, siguro sa 13 ba kayo? 13 to 18 ba yun? Nakalimutan ko. Na sino yun? Ang Panginoon ba yun? O ang anghel? Saint Mike. Ang, kasi pintalunan ko sa CFD. Dalawang CFD nagdebate dito. Baka, ano ba talaga ang istan ng katalito dito? Sikat na. Maligat daw. Yes. According sa tradisyon na ano, kapatid, no, sa gawa nito sa tradisyon ng Orthodox, yan ang ginamit ng Orthodox Catholic na reference, no, na mayroon silang ano niya, may icon na sa talatang yan, na si St. Michael talaga yan. At hindi yan maaaring si Jesus Christ, kapatid, no, kasi unang-una si Jesus Christ is Panginoon ng mga hukbo, hindi siya hukbo ng Panginoon. Iba yung Panginoon ng mga hukbo sa hukbo ng Panginoon. Ang sinabi kasi diyan sa 7:14, ako ang hukbo ng Panginoon, no, chief of the servant of soldier of God. Yan ang nagkasabi diyan. So yan naman ang ibinigay ng simbahan natin na title ni St. Michael, di ba? Archangel, St. Michael the Archangel, Prince of the Heavenly Host, di ba? Yan si Prince of the Heavenly Host. Oh, yan ang title ni St. Michael. So St. Michael, hindi yan si Jesus. Ulitin ko, si Jesus is the Lord of Hosts. Hindi siya yung yung Panginoon, siya ang Panginoon ng mga hukbo. Hindi siya hukbo ng Panginoon. Basahin mo nga ulit, padre, dyan doon, ano pagkasabi doon? Hukbo ng Panginoon yun eh. Sabi dito sa ano, sa St. Michael. St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host. Yan, o Prince of the Heavenly Host, si St. Michael, no? Tapos, doon sa, ano ba rin dyan, 5:14, basahin mo, bro. Okay. 5:14. Sabi din mo sa 5:14, hindi. Mas maganda ito, basahin sa English. Sa English, sabi din sa English, no? Okay, singan din sa English. 13 tayo magsimula. While Joshua was near Jericho, he suddenly saw a man standing in front of him holding a sword. Joshua went up to him and asked, "Are you one of our soldiers or an enemy?" Neither, the man answered, "I am here as the commander of the Lord's army." Malino, commander of the Lord's army. Commander siya ng army ng Panginoon. So walang iba yan, si ano yan, si St. Michael, according to Saint the church. St. Michael, diba? The Archangel. Oh. Yan. So, yan lang pala dyan, salamat. Okay, brother, go ahead. Ito po, papakita ko po sa iyo, kapatid. Ano po, ito, commentary po ito ng isang mausay po na ano natin, o pare, no? Si Father Leo Haydock, okay? Yung Haydock's commentary. Ito po yung nakasulat sa may Josue 5:14. Prince of the Host of the Lord, St. Michael. Ayan, no? Malinaw po na nakasaad po dyan. St. Michael is called Prince of the People of Israel, Daniel 10:21. Sa Lucian of Year. Some of the fathers explain it of the Son of God, Origen, homily number 6. But St. Augustine, City of God, 11:13. St. Jerome in Galatians 3. And
interpreters in general agree. Ayan, ang dami pong nagkakaisa mga kapatid. That the person who here appeared to Josue or Joshua was the Archangel Michael. Ayun po mga kapatid. He came in the name of God to assure Josue of success as the angel had appeared to Moses in the burning bush as if to denote the distress of the Hebrews and to encourage Moses to undertake their liberation. Yan po yung sabi po ni Carmen. Michelle Dengan, I am the angel sent by God. In the character, he is called the Lord. Yan. Yun po ang may dadagdag po, Brother John. Yan. So, maliwanag po yun. Hindi ko lang alam bakit nagbanggaan pa silang dalawa doon. Eh, maliwanag naman yun na si Saint Michael the Archangel ang tinutukoy. Kung yung si Saint Michael the Archangel, di mali pala yung ano, yung Archangel Michael prayer. Mali pala yun kung hindi Saint Michael the Archangel yun, ano? So, ang dami masasagasaan na, ano, na mga ano. Pero, based sa kanilang mga argumento, kung pinakinggan mo ng mabuti, kapatid, na, ano, na, sino to? Joboy Seno, lamang po si Gitamundok doon. Kapatid na Joboy. Sila yun. Yeah, kasi parang bang hindi maganda tingnan yung dalawang mga CFD na parang hindi nagkaisa. So, okay lang sa atin, mga Katoliko. Pero pagka doon sa ibang Protestanti, parang sabi nila, ano ba talaga ito? Iwala mo sa ito ng understanding. Yes, so, Brad Wendell. Mga membro ba talaga yon ng CFD? Yes, iba si ano si Alvin Gitamundo kasi si Milcher Manalili. Ano comment? Sila nagbanggaan. Yeah, oh. Yeah. Ang ang sabi ng isa, hinamon lang ako, pinatulan ko. Sabi ko naman, di mo sana pinatulak, kasamahan 'yun eh. Alam mo dati may naghamon sa akin na ang dating daan. Malapit na September 6 sana yung ano sa amin, aming Dayalogo. Ang sabi niya, pinasinenda niya ako ng video ni Alvin Gitamundok na, bro, sabi ni Alvin, mali daw kayo. Sabi ko naman, huwag mo napasinin yan, bro. Sabi, ay hindi, maganda ganito, hamulin mo ng debate si Gitamundok at kung sino manalo sa inyo, siya nga harapin ko. Sabi ko, hindi ako nag-ano ng kasamahan. Yaan mo na lang siya kung ano yung tingin niya. Sabi niya, hindi pwede yun. Dapat, mag-debate muna kayo, sino manalo, siya nga harapin ko. Si ano yun eh, si Edward Gallo. Ay sabi ko naman, napagkasundo na natin ang pechas September 6, no? Alas 8 ng gabi, napagkasunduan na natin. Paano nangyari na ipapasok mo si Alvin dito, eh may napagkasunduan na tayo. Sabi niya, ayaw ko, gusto ko, mag-debate muna kayo. Gustong-gusto ng mga... Umahamak lang ang lusot, gustong-gusto nila na maglaban tayo para ipakita na tingnan niyo yung Katoliko, naglalaban-laban. Oh, sanang matino dyan ngayon. Sino nasasabi na to? Sino sinungaling? Nagkalito-lito na sila. Naglalabanan. Yan ang gusto nilang makita. Kaya sa mga kasamahan natin sa Katoliko, kahit pahamunin tayo, as long as kapag yung naghamon sa atin, kapwa natin Katoliko, huwag natin patulang. Biyaan mo siya sa sarili niya. Hindi ka naman mawawalan ng ano ng pangalan kung ano, kung hindi mo nilabanan. Mas maganda labanan natin yung hindi natin kasamahan sa pananampalataya. Yun, bilang Catholic faith defender, kasi kapag Katoliko versus Katoliko, lilitaw na may contradiction ang ating aral kasi pinagbabangga natin yung kapwa Katoliko. Kaya para maiwasan natin yung ganyang record, kahit pahamunin tayo, huwag nating patulan. Yan ang aking advice sa mga kasamahan ko sa punto por punto na minsan hinahamon sa kabilang programa na punta ka rito at testingan natin yung galing mo. Huwag mong patulan, yung sinasabi ko. Kapatid na Joboy, okay po ba yun? Yeah. Yan lang. Okay, thank you. At to make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic. I am alive. I am.